Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nanginig na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya. At ayayamang dahilan sa pamamahita ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ng Anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kaluluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapag nangungunang-una, ngayon at pagkailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo ang lahat. Thanksgiving, sing for joy, house of the Lord, sing of your bounteous blessing. Come, you poor of the land, all you dwell with hearts of hunger, come and taste the love of the Lord, and you will be filled. Come with praise, people of God, come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord, sing of your bounteous blessing. We offer this holy sacrifice of the Mass for the healing of Jose, for the soul of Corazon, Rolando Austria, Jesus, and Jose Abillon.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa aming ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo nang higit makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pasumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Herisim at umiyaw. Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa haring nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa haring nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa haring nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan
naging bantog siya at makapangyarihan, iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa haring nagpapagalak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa nang magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo, maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Umaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-ikalabindalawang tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang kalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." "Trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang dinaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit. Ngunit bawat isa ay tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Mano kong ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. May isa akong kakilala, no, na isang seaman at dito ay nag-apply sa Maynila upang makasakay or makasampa sa barko. Ngunit nung naghihintay since walang trabaho at mahirap ang buhay, siya po ay nagiging kargador sa pier. Umagang-umaga daw, sila ay naghahakot na. At sa isang truck, sabi niya, kami lang tatlo yata, tatlo or dalawa ang maghahakot nito. Siguro ang laki-laki ng aking makukuha. Nung hapon na, binayaran lang sila kung magkano lang ang minimum. Kaya sabi niya, sana hindi na lang ako nagiging kargador dito, sabi niya. No? Kasi yung expectation niya ay napakataas sapagkat napakarami ang kanyang binuhat, ngunit ang kanyang sahod ay kakarampot lang. Ganun din ito nangyari sa ating ebanghelyo. May tinawag na maaga, early in the morning, no? Tinawag na sila at sila po ay pumunta at nagpagod at nagpainit sa ilalim ng araw. Pagka alas 9, dumating na naman, no? May pinuntahan na naman ang may-ari ng ubasan at yung alas 12, alas 3 at saka alas 5. At ganun pa man, kahit iba't ibang oras, ganun ang kanilang bayad, isang denaryo. Mga kapatid ko po kay Kristo, kung titignan natin, katulad din ito sa atin. Kaya ito yung parable, no, ng kaharian ng Diyos. Yung tinawag ng maaga ay mapalad kayo sapagkat kung ano ang meron ng Diyos, ibinibigay sa taong sumunod ng maaga sa Kanya. Kaya po huwag tayong magreklamo sa tuwing may tinatawag na hating midday, no, alas 9, alas 3 at saka alas 5. Alam niyo nung bagong pari pa ako, minsan ganito yung nararanasan ko. Naiinggit ako sa isang taong malapit nang mamatay at nagpapatawag ng pari at ako mismo yung nakapunta, no? At kung mapapansin niyo ang kanilang kwento, sasabihin ng kanyang nanay, kasi Father, no, buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi iinom. Kaya ito ngayon malapit nang mamatay. Ibig sabihin, tinawag siya ng alas 5 ng hapon. At sa alas 5 iyon, siya po ay nagbalik loob at binigyan ng Diyos. Ang Diyos po hindi katulad sa atin na mapaghusga. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay naghahanap. Kaya po sa ating ebanghelyo, lumabas siya at hinanap niya yung walang trabaho. Ibig sabihin, hinanap ng Diyos ang hindi pa nagbabalik loob sa Kanya. Kaya po tayong nagsisimula, no, ng maaga ay mapalad tayo sapagkat ang biyaya ng Diyos ay palaging binibigay. Pero sana sa ang nagsimula ng umaga ay tatapusin natin. Ibig sabihin, simula nung nagsimula ka sa kaniyang ubasan, sa pagtatrabaho na upang gumawa ng kabutihan, no, tapusin mo until such time na mabayaran ka. Kaya ang taong sumusunod ng maaga sa Diyos, ibig sabihin, maaga siyang ginamit ng Diyos upang maging daluyan ng Diyos ng kaniyang biyaya. At huwag sana tayong mainggit, no? Katulad ko na nainggit sa taong nagbalik loob. Alam niyo, mga makasalanan, hindi dapat kaingitan. Bakit? Kasi yung taong makasalanan ay hindi biro kung ikaw ay makasalanan. Sa noong Lunes, no, may isang binatang nagtanong sa ating ebanghelyo, no, na kung paano ba makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, no, huwag kang magsinungaling. Mahalin mo ang iyong nanay at tatay, no? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala po 'yan sa taong mga makasalanan, no?
Kaya mahirap, magnakaw ka lamang, mahirap. Bakit? Titignan mo kung saan ang CCTV. Titignan mo kung sinong nagbabantay. Pumatay, no? Dapat may ano dyan, no? May mga spotter, gan. Mahirap ang pagiging makasalanan. Bagkus, no? Sila po ay stress palagi. May mga depresyon, no? Mga addict, alam nyo? Akala nyo, ang kanilang buhay ay madali. Hindi. Mahirap ang maging makasalanan. Kaya hindi dapat sila pagkakaingitan. At ito ang ating ebanghelyo ngayon ay katulad din ito ng parable of the prodigal son sa Luke 15, chapter 15, verse 11 to 32. Nung kinuha niya na ang kanyang ari-arian, ay umalis na siya. At nung bumalik siya, anong sabi ng kanyang kapatid? Ako ay matagal na dito, no? Sabi ng kanyang kapatid, nagreklamo siya sa kanyang tatay, ngunit kahit isang kambing hindi mo ako kinatayan. Ito ngayon yung makasalanan ay kinatayan mo ng matabang guya. Kaya po, no, my dear brothers and sisters in Christ, kung nakikita mo, nagre-reklamo. Pero ang sabi ng ama, ng kanyang ama, ang lahat ng nasa akin ay nasa iyo. Kaya mapalad ang taong palaging sumusunod sa Diyos. At saka, no, lagi tayong magiging instrumento ng Diyos. Kung maaga ka nagsimula, ipagpatuloy mo. Huwag ka sanang tawag, no, mag-stop, no, sa kalagitnaan dahil hindi ka babayaran. Dahil ang sabi dito, no, dapat ay nag-agree kayo sa bawat isa na tatapusin sa buong araw. Kaya dapat tapusin natin. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, huwag na kayong, no, maingit sa mga makasalanan. Oo, later on, magkukonvert sila, magkukonfess, magbabalik loob. At the same lang ang ating tatanggapin, buhay na walang hanggan. Please all stand. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon na may katapangan at pagtatyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa ng walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito, at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin
at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas. Sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaluob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila'y muling buhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw
ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa kaniyang banal na puso. Ang tanging bumabay sa kaniyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Ezekiel Moreno, kami ay patnubayan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.